May nagtanong sa akin. Kinakabahan na ako, sir. Debtor's warning letter. Evidently, you're ignoring our notices. We already finalized your information to file you a legal complaint, and we also requested for a certificate to file action for small claims court. Despite our attempt to contact you via email and phone, in this regards, we will formally recommend the urgent filing of complaint against you and your spouse, if any, as mandatory party defendant pursuant to Rule 3, Section 4 of the revised rule of court before the proper court of law. We'll give you 24 hours to hold the consequences. Legal assistance call at for hold the legal documentation. Isa. Magulo ah. Ito mga ulan na to, may ano lang eh, no? May malang. May masabi lang. Well, clear ho ito na pananakot, no? Kasi bakit to? Saan sila sumablay? No? Magre-request daw ho sila ng certificate to file action. Ang certificate to file action po, hindi nire-request yan. No? Yan po ay ibinibigay, no, ng ating barangay pagka po, no, walang napagkasunduan or may failure dun sa kasunduan sa barangay conciliation proceedings. So hindi ho nire-request yan. No? Maliwanag na maliwanag ho, puro kabubuhan ng alam ng mga damuhong ola na yan. Anak ka ng kamote, oo. Hindi po ba? Tapos mayroon pang, ano yun, we'll give you 24 hours to hold consequences. Ano ho ibig sabihin nyo dun? Hindi ko maintindihan eh. Tapos may legal assistance call pa for hold legal documentation. Ano ho ibig nyo sabihin dun? No, kung hindi ho kayo talaga marunong mag-English, no? Tagalogin nyo na lang. No, nagmumukha ho kayong tanga eh. Hindi po ba? Sino ho maniniwala na sinulat ito ng isang abogado? O, sige nga. Ano kayo ng kamote? Mema lang kayo, mema sabi lang. No? Puro pa kabubuhan ang ginagawa ninyo. No? Doon ho sa, ano, sa nagtanong mo, huwag niyo pansinin itong message na to. Kasi ito, cleared ho ito na, ano, na pananakot lamang, harassment, no? Para ho mawala ho yung inyong focus. No, kasi pag nawala ho ang inyong focus, oh, gagawa kayo ng hindi tama. O ano, pagka hindi kayo gumawa ng tama, ano gagawin ninyo? Mangungutang ho kayo sa ola. Pantatapal nyo ho dyan sa current ng utang sa ola. O di po ba? So, eh, wala ho kasi akong ano, no, information kung ano ho ang nangyari dun sa inyo, kung bakit kayo nagkaroon ng utang sa ola. Bali ho kasi, ang binigay nyo lang sa akin is yung message ng ola. Wala ho kayo information kung ano ho nangyayari sa inyo. So, I will just assume na hindi nga ho kayo nakabayad, no? Ang suggestion ko po is, kung may trabaho ho kayo, eh, mag-concentrate ho kayo sa trabaho ninyo. And then, mag-ipon ho kayo. Ano po, no? Para makabuo kayo ng pera, katumbas, na pambayad dito sa inyong ola. Ano po? Para ho medyo bumilis yung inyong pagbabayad dito sa ola na to, no? At para hindi na rin kayo nangungutang sa ibang ola, ano po, eh maghanap po kayo na side hustle nyo. No? Sa gayon, pagka ho kasi may side hustle ho kayo, hindi na ho kayo manghihiram, no, sa mga ola-ola na yan. Ano po? Kung ano ho kayo, maghahanap kayo na side hustle nyo, yun hong hilig po ninyo. No? For example ho, eh hilig po ninyong ano, magluto. O, eh kumuha ho kayo ng order dun sa ano nyo, sa pinagtatrabahuhan nyo. Yung packed lunch. Eh, pagpasok niyo po kasabay, oh, meron na kayo other source of income. Hindi po ba? Hindi ko ho kayo inisinisisi kasi ho, dala ho ng pagkakataon yan, talaga ho lahat tayo, eh, dumadaan sa kagipitan. Kanya nga lang po, eh, hindi ho ola ang kasagutan ho eh. Hindi po ba? Kasi alam naman po natin yan, na ang mga hinayupak na ola na yan is, talagang grabe mangharas, no? Pagka hindi ka nakahulog. Due date pa nga lang eh. O, kung mangharas na yung mga yan, grabe na.
Eh di lalo na ho pagka lumampas sa Jude, eh di po ba? Kasi nga ho, hindi naman marunong maningil yung mga yan. Ang alam lang niyan, eh, manakot at mangharas. Di po ba? Actually ho, may papakita ko ako sa inyo ano, comment no sa YouTube. May nag-comment ho kasi sa YouTube ko. Ngayon, ang sabi niya, siya raw po ay former OLA agent. So ito po yung message, no? Huwag kayong nagpapaniwala sa mga agent ng kahit na anong ahensya ng online lending. Walang katotohanan niya na ipapakulong kayo o revisit sa house nyo. Huwag kayong pa-stress sa mga yan. Kaya lang kayo tinatakot niyang mga yan para maobliga kayong magbayad. Kasi porsyentuhan sila dyan. Dati akong agent ng tatlong OLA lending. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Pwede niyong hindi bayaran lalo kung naharas na kayo. Magpalit kayo ng SIM number after 3 months, mawawala sa sistema yung name nyo. Ayun po ang ano, sabi o, dati yung ahente uto ng ano, no? Ng OLA, no? So tama ho ako, talagang puro harassment lang ho ang gagawin itong mga to, no? At walang katunayan na kayo ibibisitahin, no? At ipakukulong. Yun lang naman din ang dinidiscuss ko sa inyo tuwing ako ay maglalabas ng video, no? Ang hindi ko lang ho gusto dun sa sinabi niya is yung huwag niyong bayaran, no? Kasi utang yan eh, nagamit niyo ho yung pera, ano po, so bayaran niyo po. Ngayon kung nakaranas kayo ng harassment, eh demandan niyo po, no? Hindi yung hindi niyo ho siya babayaran, no? Kasi ho, alam niyo naman ho na ako ay maniningil, no? Masakit po para sa akin na hindi bayaran yan. Kasi ho, trabaho ko ho yan eh. Di ho ba? So wala ho kayong ibang maririnig dito sa aking mga content na ginagawa, kundi bayaran nyo po. No? Kasi nasa batas po yan. Pagka tayo ay nangutang, kailangan ho natin bayaran. Sa akin ho, wala hong problema dun sa sinabi niya na pananakot lamang po lahat yan. Kasi totoo naman po yan, no? Na talagang puro pananakot lang. No? Kasi sa dami ho ng kanilang mga messages na sinabi, wala naman ho natupad eh. May po ba? Talagang hindi ho tutungtong ng bahay niya at saka ng barangay. Eh nakita nyo nga ho kabubuhan doon sa message. Oh. Magre-request daw ho silang certificate to file action. Hindi ho nire-request ng certificate to file action. Ibinibigay ho yan ng ating barangay, no? Pagka wala ho na pagkasunduan or may failure doon sa kasunduan doon sa barangay conciliation proceedings. Ano po, para ho, maipanik nyo na sa susunod na level. Hindi ho yan nire-request. O, hindi po ba mga bobo? O. So, huwag ko kayong matakot dun sa message na yan. No? Kagaya ho sinabi ko sa inyo kanina, mag-ipon ho kayo at bayaran nyo po. Ano, pagka ho na bayaran nyo na, tsaka ho kayo mag-file ng complaint. No? Pwede naman ho kayong mag-file online eh. Sa SEC, i-email nyo po, no? Lahat po ng screenshot po ninyo, no? Tapos gumawa kayo ng sinumpaang salaysay, email nyo po sa SEC, no? Bisitahin nyo po yung kanilang website, yung sec.gov.ph, at hanapin nyo po yung ano, yung kanilang email doon para po makapag-file kayo ng complaint via email. Pwede naman po yun. Tapos kung gusto nyo talagang ano, eh pumunta ho kayo sa PNP Anti-Cybercrime Group or di kaya po sa NBI Cybercrime Division para po makapag-complain din kayo sa kanila. Ano po? Tapos, eh para ano, para talagang matuluyan na yung mga yan, i-demandan nyo po. No? Demandan nyo, sampahan nyo ho ng kaso. So mag-hire ho kayo ng ano, ng abogado. Kung wala ho kayong ano, pambayad sa mga private na mga abogado, sapaw po kayo lumapit. Ipakita nyo ho lahat yung ebidensya ninyo, no? Tutulungan ho nila kayo. So ganun po ang gawin ninyo, no? Huwag na huwag po ninyong hindi babayaran, ano po? Kasi utang ho yan eh. Papakinabangan nyo rin po, no? At saka huwag na ho kayong magpa-stress dun sa mga ganyang klaseng messages, no? Kasi ho, yan lang naman talaga ang gusto nila, no? Yung sirain ng inyong pag-iisip. Kumbaga, torturing kayo. Torturin yung pag-iisip nyo para gumawa kayo ng hindi maganda. No? Kumbaga, mawala kayo dun sa focus nyo. Hindi kayo makapag-isip ng maayos. No? Pagka hindi kayo kasi nakapag-isip ng maayos, eh nga, gawin nyo, mangungutang kayo sa ibang OLA, itatapal nyo dun sa current na OLA nyo. Ay, wala na hong mangyayari sa inyo. Mababaon na ho kayo ng mababaon. Ano po?
I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay nakatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang-sawang pagsubaybay at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!